Hi guys, Podsquared here. Pasensya na kayo kung matagal ako nawala. Alam niyo naman pagka-summer sa Pilipinas, usong bakasyon. Nakiuso lang ako. At dahil umuwi ako ng Pilipinas, samahan niyo ako guys. At ating pag-usapan, Pinoy nga naman episode 3, iba't ibang karanasan ng mga Pilipino pag-uwi sa Pilipinas. Bago pa man mag-landing aeroplano, masisilip ko sa bintana na may isang malaking streamer na nakasulat ang pangalan mo. At ito yung number 1, Sundo. Excited ka makita ang pamilya mo, pero magtataka ka. Mas excited ang pamilya mo na makita ka. At hindi lang yan, sinama pa ang buong barangay. Kaya magugulat ka na lang. Yung ibang mga Pinoy na umuwi galing sa ibang bansa, eh parang piyesta. May pabanda pa. Wow! At syempre, bababa ka na ng aeroplano. At pagtapak mo pala sa Philippine soil, may isa pang sasalubong sa'yo. Pollution! Pangit mang sabihin, ay napaka-polluted ng Pilipinas. At siguro kailangan natin ng disiplina para luminis ang ating hangin. Pero bago natin linisin ang ating hangin, sigurado yung may baong kayong tissue. Nasaan yung tissue? Eh siguradong pag pinasok mo yung sa ilong mo, mura kang makikita mo. Ganun ka dumi, bes? Sad to say, oo. Eunice! Ayun na, naglalakad ka na. Palabas ng airport. Pero wala pang 5 minuto, may isa na namang sasalubong sa'yo. Basta ang kilikili at singit. Grabe, tindi ng init sa Pilipinas. Yung ramdam na ramdam mo na yung pawis sa kilikili mo, dahan-dahang dumadali pababa. At synchrono siya sa singit mong basang-basa ng pawis na tumutulo. Parang day ko pang nag-swimming eh. Lahat basa. At alam mo ba kung anong susunod? Sasakay ka na ng sasakyan. Pawisin yung bayan. May sumalubong na naman. Traffic. May solusyon pa kaya ang traffic sa Pilipinas? Nananawagan po ako na sana'y magkaroon tayo ng disiplina. Sa kalsada, mainit na nga ang panahon eh. Sumasabay pa ang init ng ulo nyo kapag traffic. Bigayan lang mga bes. Para lahat tayo makabiyahe ng matuwasan. Ayun, nakauwi ka na ng bahay mo. At syempre, hindi mawawala ang pasalubong. Eh guys, aminin nyo, karamihan sa mga umuwi, ang laman lang ng bagahe ay pasalubong. Swerte ka na lang pag nakapagsingit ka pa ng underwear at medyas sa bagahe mo. Anyways naman, dahil sa init sa Pilipinas, matulog ka na lang ng hubad. Refreshing! At syempre, nakatulog ka na. At kinabukasan, ito yung masaya eh, family reunion. Dito nagtipon-tipon ang mga kamag-anakan mo sa iba't ibang panig ng mundo, ng universe. Nandiyan si Tito Boy na asawa ni Tita Baby sa side ng pinsan ng nanay mo na kamag-anakan ng lolo ng barangay chairman na may alagang aso sa kanto. Good luck na lang sa'yo kung matandaan mo mga pangalan nila. At pag may family reunion, siguradong may outin! Swimming dito! Swimming doon! At hindi na mahahalatang basa ang kilikili mo at singit dahil naligo ka na. Refreshing! At syempre, hindi mawawala ang pagtaba. Uuwi ka ng Pilipinas na 50 kilos, pabalik ka sa ibang bansang 60 kilos na. Paano nangyari yun? Eh sa malamang, sa dinami-dami ng pagkain kinakain mo, food trip sa kanto, luto ni Lola, handa ni ate, pa-birthday ni kuya, pa-anniversary ni inang, pa-delivery sa Jollibee, pagkain sa mall, pesa sa kabilang bayan, kasal ni best friend, eh talagang tataba ka. No excuses, sira ang diet mo. At syempre, ang huling karanasan ng mga Pilipinong umuwi sa Pilipinas ay ang napakabilis na mabilis na init ng ulo dahil mabagal ang internet. Just me, yo, por favor. Mabilis pa yung pagong naalaga ko eh, kaysa sa internet sa bahay ko. At dyan kaysa katapos ang aking video, maraming salamat nga pala sa panonood. At kung first time nyo dito, please do subscribe. Hit the thumbs up. Pindutin nyo yung bell sa baba para ma-notify kayo kapag kami bago kong video. At syempre, maraming salamat nga pala sa JC Prince. Ganda ng t-shirt ko, no? Na pagmamay-ari ni Simply Jen at ni Papa Chel. At bago ko magpaalam, nagpapabati si Ross dahil birthday niya daw sa May 2. At dahil ni-request mo, happy 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 birthday sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain. Happy 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 birthday, sana ay mabusog mo kami. Hey! At gusto kong gayahin yung mga ibang tao na gumagawa ng mga pabati. Para lahat kayo ay mabati ko, mag-comment kayo sa baba at gumamit ng hashtag na ito. Pagbigyan niyo na ako, nakikiuso lang naman ako eh. Kaya hanggang sa muli guys, maraming salamat! Bye!